Hello sa mga ka-wifi natin dyan, Yamwas TV again for another video tutorial na naman. So this time, yung magiging topic natin is all about troubleshooting ng piso wifi. So ito yung kadalasang problema ng piso wifi. Yung pagkukunik ka sa piso wifi window machine, yung lumalabas is no IP allocation or palaging connecting. Ito yung gagawin natin, so solusyonin natin yan. So may apat na possible reason kung bakit di tayo makakunik sa ating piso wifi window machine. So bago ko simulan yung ating tutorial, baka naman dyan mga ka-wifi, kung ikaw ay bago sa akin channel, baka pwede mo namang isubscribe ang ating YouTube channel. Ayan. So yan yung materials ng aking piso wifi. May video tutorial ako kung paano gumawa ng piso wifi. Ilalagay ko na lang sa baba yung link para kung gusto niyong panoorin is mapanood nyo. So alam nyo naman mga ka-wifi na yung window machine may kamahalan. Pero pag kayo ay nagsimula ng mag-business ng piso wifi, so I advise mga ka-wifi na bumili na rin kayo ng cable tester. Ayan, yung LAN tester. So nabibili to through Shopee. Mura lang naman to, nasa 100 pesos to 150. Ayan. So pag ganoon nga ang problema mga ka-wifi, yung client nyo hindi makakunik sa inyong piso wifi, palaging no IP allocation or connecting lang yung lumalabas. So first nyong gagawin is check nyo muna yung USB to LAN ninyo. Normally pag may nakakunik sa inyong piso wifi, so yung dalawa is nagbe-blink yan. So pag wala naman nakakunik sa window machine, ito lang yung isang umiilaw. Ayan. So try muna natin makakunik mga ka-wifi dito sa na-prepare ko na piso wifi kit. So ayan, Yamwas TV. Wait, Yamwas TV. So ayan mga ka-wifi, nakakunik tayo at makikita nyo nagbiblink yan. Ayan, nagbiblink na yung USB to LAN. Nagbiblink yan pag may client na nakakunik sa window machine. Ayan. So ito na yung portal ng ating piso wifi. Ang gamit ko na software is PisoFi. So sa mga gusto malaman kung paano pag-flash ng PisoFi, so may video na ako dyan. Ilalagay ko na lang sa baba yung link. So ayan. So ngayon, let's proceed na kung ano yung mga possible reason kung bakit di makakunik sa piso wifi. May apat na possible reason kung bakit di makakunik sa ating piso wifi window machine. So first mong gagawin is check mo yung LAN wire mo from your antenna going to your PoE adapter ng antenna mo. First is try mo muna i-test yung LAN wire. Yan. So dyan na natin magagamit yung pinakita kong LAN tester kanina. So yan. So test natin. Yan. So umiilaw yan. So ibalik ko muna mga ka-wifi. So pag okay yung LAN wire mo, dyan mo na i-check yung pagkalagay. Yan. I-push mo, baka kulang sa higpit yung LAN wire pagkalagay sa mga butas. Ayan. So after mo ma-check yung LAN wire, and the second one naman mga ka-wifi is yung LAN wire from your PoE adapter going to your USB to LAN. So ito na yung pangalawang possible reason. So try mo rin i-check gamit yung LAN tester mo, at saka try mo rin i-push, baka kulang sa higpit. So after sa pangalawang test mo, yung pangatlo naman mga ka-wifi is yung USB to LAN 3.0 natin. Ayan. So mura lang naman to mga ka-wifi. Nabibili ito through Shopee. Nasa 200 to 300 yung price. So try mo palitan mga ka-wifi yung ating 3.0. So pagkalagay mo, ayan. Normally pag ayaw mag-connect mga ka-wifi, ayan. For example, ganyan. Tanggalin ko muna to. So ayan. Normally pag no IP location nung lumalabas, hindi umiilaw yung USB to LAN. So try mo palitan yung USB to LAN natin. So pag ayaw pa rin umiilaw mga ka-wifi, tapos na check mo na yung dalawang LAN wire at okay naman siya, at ayaw talaga umiilaw ng USB to LAN, napalitan mo na siya, gawin nating sample na nakabili ka na ng bago, napalitan mo,
So, hindi pa rin. So, the fourth one is yung SD card natin, mga ka-Wi-Fi. Yan. So, yan. So, power off ko muna, mga ka-Wi-Fi. So, yan. So, ito yung pang-apat na possible reason natin. So, kailangan talaga yung mga SD card, mga ka-Wi-Fi, is mga legit. Kasi marami ngayon nabibili sa mga online na mga fake yung SD card. So, paglagay agad sa PC Wi-Fi window machine, agad-agad nakukurap. Agad-agad nagkakaproblema yung PC Wi-Fi window machine. So, ito yung pang-apat na possible reason, mga ka-Wi-Fi. Try mo i-reflash kung anong gamit mo na software. Kung gamit mo yung PC Wi-Fi or Wi-Fi ng bayan, may video tutorial na ako dyan. Ilalagay ko na lang sa baba kung paano pag-flash ng Wi-Fi ng bayan at saka PC Wi-Fi. So, after mo ma-check yung apat na pinakita ko ngayon sa video na to, mga ka-Wi-Fi, I'm sure is magiging okay yung piso Wi-Fi window machine mo. So, yan lang yung mga common problem ng mga piso Wi-Fi window machine. First, yung LAN wire from your antenna going to PO adapter, LAN wire from PO adapter going to USB to LAN, at saka yung USB to LAN mismo. And the fourth one is yung SD card na gamit mo. So, for example, mga ka-Wi-Fi, yan, advance na lang yung itatopic ko dito. For example, yung apat na reason o yung apat na troubleshoot na ginawa natin, nagawa niyo na, tapos ayaw pa rin gumana. So, ang problem mismo, mga ka-Wi-Fi, is yung board ninyo. So, before kayo bumili ng another board, try nyo muna palitan yung antenna na gamit nyo or access point na gamit nyo. At pag napalitan nyo na at ayaw pa rin yung board, ayaw pa rin talaga gumana, try nyo ito, hipuin yung processor ng motherboard. Try nyo, mafe-feel nyo naman pag sobrang init nya, overheat na yung mismong motherboard na gamit nyo, mga ka-Wi-Fi. So, depende sa inyo, itong nasa tutorial ko ngayon sa video na to is Raspberry Pi. So, karamihan kasi yung ginagamit is Orange Pi 1. So, magkapareho lang yung Raspberry Pi at saka Orange Pi. Ang pinagkaiban lang nila is may built-in Wi-Fi yung Raspberry Pi. So, yan. So, try nyo i-check yung board nyo kung mainit siya. Kung sobrang init na, mga ka-Wi-Fi, so, kailangan nyo nang palitan yung motherboard ninyo. So, yan. So, before ko end yung video, mga ka-Wi-Fi, try natin i-power on yung yan, yung kit natin. Tapos, for example, is may problema yung ito, LAN wire from USB to LAN going to PO adapter. So, try natin paluagan. So, for example, may sira itong LAN wire. So, naka-on na yan. Naka-on na ito, mga ka-Wi-Fi. Malalaman nyo pag naka-on kasi umiilaw ito ng pula. So, makikita nyo, mga ka-Wi-Fi, hindi umiilaw yung USB to LAN 3.0 natin. Kasi nga, may problema dito. So, try natin i-push. So, i-push ko. So, ayan. So, nakita niyo, mga ka-Wi-Fi, umilaw siya. So, this time naman, dito naman, so, try natin lagyan ng problema dito. Paluwagan ulit natin yung isang USB to LAN. So, ayan. Ayaw rin umilaw ng USB to LAN. At pag binalik natin to, so, ayan, umilaw yung USB to LAN. So, at yung pangatlo naman, try natin tanggalin yung SD card. So, ayan. So, for example, nakurap yung SD card nyo, mga ka-Wi-Fi. So, ayan. So, makikita nyo, hindi umilaw yung USB to LAN. So, try naman natin ibalik yung SD card. So, ayan. So, umilaw ulit yung USB to LAN. So, ayan. So, ayan lang yung mga common reason, mga ka-Wi-Fi. Sana ay may natutunan kayo sa ating video tutorial ngayon about troubleshooting ng ating PC Wi-Fi window machine. So, ayan, mga ka-Wi-Fi. Kung nagustuhan mo yung ating video tutorial ngayon, please subscribe to my channel and click mo na rin yung notification bell at click mo na rin yung all para kung may bagong tutorial ako, ma-notify po kayo. And please don't forget to leave a comment and like this video.